Bukod kay megastar Sharon Cuneta, dating kapamilya aktor, tahimik na pumasok sa Ang Probinsyano. Alamin ang detalye. Welcome to bcgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang bcgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Opisyal na ngang bahagi ng longest running teleserye sa bansa na FPJs Ang Probinsyano si megastar Sharon Cuneta. Nitong araw ng Martes ay winelcome ng cast ng Ang Probinsyano, partikular na Coco Martin at kasalukuyang leading lady niya sa serye na si Julia Montes si Sharon Cuneta. Naging masaya ang nasabing event at binigyan ng red carpet welcome sa megastar na ginanap sa ABS-CBN ELJ Building. Kasama sa mga nag-welcome kay Sharon Cuneta ay sina Dreamscape Entertainment Head Roldeo Endrinal, ABS-CBN TV Production Head Lorente Jogi at ni ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast na si Corey Vidanes. Subalit sa maingay na pag-welcome kay megastar Sharon Cuneta ay siya namang tahimik na pagpasok ng dating kapamilya aktor sa parehong serye na FPJs Ang Probinsyano. Nagbalik serye na ang dating kapamilya teen star na si John Wayne Sase bilang isa sa pinakabagong bituin ng FPJs Ang Probinsyano. Nitong Lunes ng gabi ay inilabas at pinakilala na ang karakter ni John Wayne sa teleserye. Ang karakter ni John Wayne Sase ay isang nagbabakasyon kasama ang kanyang asawa na kung saan namatay ang kanyang kapatid. Subalit palaisipan sa ngayon kung sino ang kapatid ng aktor na namatay sa serye. Bahagi ng kanyang karakter ang pangako na pagbabayarin niya ang taong pumatay sa kanyang kuya. Matatandaan na nitong nakaraang buwan, sa pamamagitan ng vlog ni OG Diaz ay binalikan ni John Wayne Sase ang masalimuot na pinagdaanan ng malulong siya sa pinagbabawal na gamot na naglagay sa kanya sa watchlist ng pulisya. Ayon sa kanya, bagamat mahirap, ay bahagyang pinilit ang aktor na makawala sa bisyo kasama na dito na iwasan ng ilang mga kaibigan dahil alam niyang mahina siya sa temptasyon. Naging bahagi si John Wayne Sase sa iba't ibang palabas sa ABS-CBN kabilang na ang Once Upon a Time, May Bukas Pa, Guns N' Roses at Forevermore. Kinilala din ang husay ng aktor sa Metro Manila Film Festival noong 2002 sa pelikulang dekada 70. Balik kay megastar Sharon Cuneta, hindi naman niya dinetalye ang kanyang karakter subalit sinabi niya na sa media conference na no-brainer ang role niya. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "The role is a bit complicated pero ang layo ng panggagalingan. We have flashbacks." Nabanggit din ni megastar na ang role niya ay balik love team nila ni Roel Santiago dahil nga noong 80s at 90s ay nagkaroon sila ng mga projects. Inaasahan naman na magsisimula na si megastar sa Lock and Taping anytime soon. Shoutout tayo kina Miss Garcia, kay Christian Jacob Brambac at kay Alex Iglesia. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.